Oh, hoy. Kayong mga manonood, bigyan nyo ng katahimikan si Joel Lamangan, okay? Iiyak to, iiyak to. Okay? Wala munang magsasalita. Hayaan muna natin siyang magsalita. Iiyak to, iiyak. Ha? Medyo yung boses niya mababaw eh, para, kumbaga, alam mo yun, effective para doon sa mga kausap niya, doon sa loob, ano? Parang, yung mga producer din, parang maiiyak na sa pagpapaawa ni Lamangan. Pakinggan po natin, no, kung paano magpaawa si Joel Lamangan para lang panoorin o tangkilikin yung oras de peligro. Bakit? Eh baka namimiligro na yung kanilang mga bulsa kasi walang manonood. O, huwag ka maingay ha, huwag kayo maingay. O, ipiplay, huwag ka maingay sabi. Ipiplay ko na. O. Kakaiba ito. As a matter of fact, inaatake na ako nung ginagawa ko ito. Ayan na, narinig nyo, hoys. St. Peter, huwag kang ano dyan. Huwag kang comment ng comment dyan. Hindi pa panahon. Mamaya. Stop muna, St. Peter. Mamaya ka na. Pakinggan muna natin. Inaatake na daw siya nung ginagawa niya itong pelikula na to. No? Ang kulit talaga ni St. Peter. Mamaya ka na sabi magkomento. Oh, tuloy. Pinatitigil ako ng doktor, hindi ako tumigil kasi kailangan ko matapos. Ah, grabe, no? Pinapatigil na ako ng director, pero hindi ako tumigil kasi kailangan ko itong matapos. Ito kung sakali pala, hindi, wag naman po sana, wag naman. Anak ng tinapa talaga itong si St. Peter. Eh. Comment na comment, mamaya na sinabi. Sabing nagsasalita pa eh. Pinapatigil na nga daw siya ng direktor. Pero kailangan niyang tapusin. O, oh, yan ah. Nako, eh kung huwag naman po sana kung natuluyan to, eh di mukhang magiging hero pa to. Si Lamangan na tuluyan dahil sa paggawa ng hindi katarantaduhang movie. Ano? O tuloy natin. Oh, St. Peter, diyan ka muna sa gilid. Ah. Wala tayong kukuhanin. Wala tayong kukuhanin. Ano lang, false alarm lang. Okay. Matapos, saka ako pumasok sa ospital dahil alam ko kung gano'ng kaimportante ang ganitong uri ng pelikula. Wow. Lungkot ni Derek. Ayan, uy. Direk, ayokong makakakita ng ganyan kumiiyak. Naawa po ako. Direk, cut muna. Ulitin natin. Pigilan muna natin ang luha. Direk, St. Peter, walang comment, ha? Umiiyak si Direk. Okay, tuloy. Pasensya na. Kailangan makita. Oh. Kinakapos lang ng hininga kasi umiiyak. Ikaw naman. Wala pa. Oh. Walang susunduin. Oh. Talagang hero ang labas nito. No? Tuloy nga natin. Kinakailangan ko matapos. Pasensya na. Tutuloy ko na ha. Oh. Ang mga producer natin, Howie. Hindi ko alam, ano ba to, press code? Pero parang may lamay sa kanila. Parang ano, parang ang lungkot-lungkot doon sa loob ng press con nila. Ang lungkot-lungkot ng pagtitipo nila. Parang ano ba to, oras de lamay o whatever. Ano? O, tuloy. Aldi, baka naman you want to react to the film you produce? Sa akin lang. Yung producer. Sa akin lang, salamat at... Maraming salamat. At nagpunta kayo at baka makumbinsi namin kayo. Tinuruan kami nung eleksyon na mangumbinsi daw kami. So kaya kayo nandito para kumbinsi namin kayo na manood ng Martyr or Murderer. Martyr or Murderer pala yung gusto ipanood ni producer. Ano? O tuloy. Ako'y nasasayahan. Sabi ko nga nung aming... Parang hindi naman po kayo masaya dyan, mga boss chief amo, sir. Hindi ko maintindihan kung ganyan na po ba ang definition ng pagsasaya
Para pagkapanood ko nga po nito, iniisip ko, ano ba, nasa loob ba sila ng lamay? Eh kahit pa paano, yung panahon nung ibinural si Dolphy, no? Masaya yung mga tao dahil may mga komedyante. Dahil nga sabi ni Dolphy, ni Comedy King, gusto ko pag namatay ako, ibinural ako, masaya kayong lahat. O, bakit sa inyo parang ano, mas malala, mas malungkot sa inyo? Tuloy nga po. Nga napag-usapan to ni Alvy at muna kami yung usap ni Direk. Hindi ko alam na aabot kami dito. Baka naman wala kang planong umabot dyan. Pinapaikot mo lang si Direk nung una. Kaso napilit ka din. O, tuloy. Ito'y kumbaga isang ginawa namin dahil sa aming paniniwala din, hindi lang para sa katotohanan. Oh, paniniwala nyo, pero taong bayan, nakangati tuloy ang ulo ko sa inyo, wala nang maniniwala. Katotohanan pero para rin sa bayan. Ang the ultimate goal is really not to hurt anybody, but to tell the truth and to tell not only for us, but also for yung susunod na generasyon. No? Tingin nyo, kaya nyo pa? Kaya nyo pang paniwalain ng taong bayan? Ngayon ako. Tuloy. I mean, itong story ang ito, I think marami ng story na nasabi about the personalities of EDSA. Pero ito yung storya ng taong bayan, no? Bakit naman taong bayan? Bakit tinawag, sabi nga nila, narinig ko bakit tinawag na people power? Kasi ito ang storya ng tao. Hindi ba pwedeng mag-promote kayo ng inyong movie ng masaya? Kaya itong si St. Peter, komento ng komento. Ano yan? Mark, sunduin ko na ba sila? Mark, nandito ako para ayain sila, imbitahin sila, St. Peter. Loko-loko. Ito ang story ng taong Pilipino. So, again, siguro... Storya pala namin, kami na lang manonood. No? E di alam ko na yung storya ko. Salamat at ako'y, kumbaga, nung sinabi ni Direk na konti lang ang tatayo, ang sinasabi ko, hindi... Ewan ko, parang dyan, sa mga nakikita ko na dyan sa video na yan, parang wala nang itatayo yan. Hindi lang naman po ako ang tatayo. Si Direk, si May, si Alvy, at kayo pong manonood. At kayo... Nakatayo na naman kayo ah. Anong tatayo pa? Oh. Kayo pong susulat at magsasabi kung gaano kaganda itong pelikulang ito at kung gaano ang ibibigay, ibabahagi na para sa atin. Bahala kayo sa buhay nyo. Kayo-kayo na lang maglokohan dyan.